Yo, what's up mga kalegi? Magandang umaga sa inyong lahat or magandang araw sa inyo, magandang gabi kung saan mang parte kayo ng mundo na nanonood. So, nandito kami ngayon sa Japan, Yokohama, Japan Port, at nandito ako sa taas ng bridge. Meron kaming problema dahil yung aming rudder angle indicator dito sa may wing starboard side ay mali ang indication. So, yung steering namin kapag ka naka-hard starboard or hard port, 35 degrees dapat yung ipapakita nun, hanggang 15 lang. So malamang sira na to. Ito try kong i-adjust. Pag hindi kayang i-adjust, re-requisan ko na lang ng bago para palitan. So tara, ngayon papaandarin ko na muna yung ating steering gear. So ito yung ating steering wheel. Ito yung ating control para sa ating remote steering gear. So ayan, pump number 1, start. Ayan, umilaw na siya, nag-green. So pag umilaw na yan, pag ini-steer natin to, gagalaw na yung ating rudder angle indicator. So meron kaming 7 pirasong rudder angle indicator dito. Meron dito sa bridge control console, meron din dito sa ceiling. Ayan, kahit tatlong side to eh. Tatlong side, may indicator. Tapos, meron ding indicator dito paglabas mo ng pinto sa bridge wing. May indicator dito, ayun. At ito, repeater. Sa port side, banda dun sa kabila, meron din dun. So, ang may problema, itong nasa starboard side. So, paandarin na natin ang ating steering wheel. So, for example, 5 degrees to 10 degrees port side. Ayan. Gagalaw yung ating rudder angle indicator. Mag-indicate siya ng 10 degrees port side. Ganon din naman yung nasa taas. Ayan. 10 degrees port side, 10 degrees port side. Lagay natin 15 degrees. 15 degrees port side. 15 degrees port side. Ayan. So, dito nag-indicate ng 15 degrees. Pag dito sa may starboard side, dito sa console, delayed na siya. So, 5 degrees or 6 degrees pa rin yung pinapakita niya. So, may error na agad. So, isagad natin hard port. Hard port, 35 degrees. So, hard port, 35 degrees. Yan. So, itong rudder angle indicator natin, dahan-dahan papuntang 25 degrees. So, more or less, 90-99% accurate ito. Pati yung nasa ceiling. Ayan. Pero, syempre dito, may error na kanina, 15 degrees pa lang, may error na. Malamang error din to. So, ayan. Nasa 14 degrees lang siya. Supposedly, 35 degrees port side na or hard port na. Dito sa taas walang problema kasi tama or accurate. Subukan natin ng starboard naman, hard starboard, kung port side and starboard may problema. So midship muna tayo. Midship. So ayan o, parang sinaro to, di ba? Ay Japanese sa radyo. So ayan, midship na. Midship. Tapos, ayan, Nanika. Hard starboard tayo. Hard starboard. Pag in-hard starboard naman natin to, hindi naman agad-agad itong magpupunta ng starboard. So ayan. So, more or less 10 to 20 seconds bago niya maabot yung hard starboard. So ayan, 35 degrees na. Check natin sa labas kung gaano kalaki yung error. Ay, nako. Ayun, 14 degrees pa rin. 14 degrees. Bakit kaya? Subukan natin kalikutin. May adjustment dito sa ilalim to eh. Dito. Sa ilalim. So, bubuksan natin to.
may ex ko dyan na pinipiit. Sometimes na-adjust pa. Most of the time, hindi na. So, tanggalin ko muna. Balik tayo mamaya. Tawag na natin ng konti. So, ito yung ating i-adjust. Gain sa offset. At offset. Subukan nating pihitin 'yan. Maliit na flat screwdriver. So ayan. 14, 15 degrees. Subukan nating i-adjust yung offset kung magbabago. Mas bumaba, naging 10. Nakasagad na 'yon pala. Nakasagad na siya. Dapat hard starboard 35. So ito. 16, konti lang yung nagalaw. Subukan natin sa gain. So ito, sa gain tayo mag-adjust para umabot siya ng 35 degrees. Ang problema naman, pag napunta natin sa 35 degrees si starboard, yung zero niya naman, yung midship niya naman, baka hindi sumakto. Ayan, lumampas na, naging 38. Sobra yung ating pag-adjust. Sobra. So, check natin. Sobra na naman. Konting-konti lang dito sa gain eh. Ayan. Ang laki na ng difference. Konting-konti pa. So ayan, 34 degrees, 35, more or less. Sa offset na lang tayo para... Konting-konti na lang. Ayan. 34 pa rin. 34, 35 kailangan natin. Lumampas naman, naging 36. 35. Mahirap i-adjust ah. Mahirap i-adjust pag hindi tinitignan. So ayan, more or less 35 degrees starboard side dyan. Ang problema natin ngayon, pag mini-chip natin, kung mag-mi-chip ba yan. So balik tayo dito sa steering wheel. Lagay natin sa 0 degrees or sa midship. Midship. Yan. Midship, steering wheel. Sa rudder indicator. Ayan, sa rudder indicator, nag midship na din. Tingnan natin sa kabila. So yun, ayun. Midship. Ayos yung midship natin. Try naman natin hard port or 35 degrees port. Or daan-daan, 10, 20, tapos 35. 10, 20, tapos 35. Tingnan natin ha. Port side, 10. 10. 10. So 10, ayos, 10. Last 10 din. 10. 15. 20. Check natin sa kabila. Ayun. Nasa 20. Ayos. Mali. Sabi ko kanina, port side natin yung steering, starboard na naman pala. Starboard, hard starboard, 35 degrees or hard starboard. Starboard na naman pala natin na test. Dapat port side eh, di ba? Ito, ulitin na lang natin. Port side naman tayo. Midship pala ulit, midship. Midship tapos port side. Midship. Midship.
chip. Zero mo. Ayos. Tapos. Port side. Port side 10 degrees. Ah, mali na naman ako. Ba't starboard? So, port side 10 degrees. Port side 10 degrees. Ayan, port side 10 degrees. Although may konting error, pero mas okay na yun kaysa kanina, ang laki ng error. Port side 4 degrees. 20 degrees. So 20 degrees, ayos. Hard port tayo, 35 degrees pagkatapos noon. Midship, tapos na. Babalik na natin. Okay na yun. Ibig sabihin, naayos natin. 35 degrees. Pag mini-chip natin at nag-zero to, tapos na yung ating trabaho. Balik na tayo sa engine room dahil meron pa akong gagawin. Siningit ko lang ang ating vlog for today kasi medyo interesting to para sa mga deck student na nanonood at pati sa mga electrician na din. So, ayun. Nasa mid-chip na. Dapat mid-chip na rin. So midship na, tapos na ang ating trabaho. Wala namang problema yung ibang rudder angling indicator eh. So ito lang yung may error. So nakukuha sa adjust. Most of the time, hindi nakukuha sa adjust most of the time. Sira na talaga to or hindi na ma-adjust yung potentiometer sa likod. Kaya most of the time, nagre-request na lang ng bagong spare para palitan to. Change the unit, hindi na naman na to nare-repair eh. Madalas kapag ginaligot mo pa yung loob, matutuluyan pang masira. May indication pa siya pag ginalaw mo siya. Mawawala na siya ng indication, wala nang response. So, hindi siya repairable eh. Naka-design tong unit na to para hindi mo ma-repair, parang ganun. Mautak yung mga maker or manufacturer na to dahil doon sila kumikita. Pag may nasirang spare sa barko, order yung barko dahil kailangan nila. Mahal yung benta nila. So, doon sila kumikita. So pag tinibayan kasi nila yan, hindi nasisira. Hindi sila kikita. Negosyo kasi yan eh. So anyway, hanggang dito lang ang video natin. Maganda yung klima dito sa Japan. So sayang, hindi tayo makapag shore leave. Ang ganda pa naman ng ano. Malapit lang kami, parang malapit lang kami sa city. May mga building na doon eh. So maliit lang yung puerto nila rito. Dito kami sa Yokohama. Saglit lang kami. More or less, kulang isang araw lang kami dito. One day lang kami dito sa Japan. Japan, sagot sa kahirapan. So, paano mga kaligi? Maraming salamat sa panonood. Hanggang dito na lang ang video natin. At pasensya na kung magalaw yung kuha ng ating video dahil lagi namang magalaw yung mga vlogs ko. Dahil walang stabilizer. Hindi naman natin kasi pwede pagsabihin yung vlogging saka yung trabaho. So, sinisingit ko lang yung pagbablog. At cellphone lang itong gamit ko. Hindi ko nadala yung aking GoPro. So anyway, at least nakapag-share ako sa inyo ng konting idea. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. So isingit ko na lang din para sa mga hindi pamilyar o hindi nakakaalam, ang rudder ang ginagamit ng barko para makapag-steer. So it's either port side or starboard side. Yung inayos natin kanina sa bridge ay rudder angle indicator para malaman lang natin kung gaano na kalaki yung paling ng rudder pa starboard or pa port side. So yung mismong rudder, nakakonekta yan sa steering gear pump at kinokontrol yan gamit yung steering wheel. Tapos nakatapat yan mismo sa propeller ng barko. So pag umaandar yung makina, yung main engine, umiikot yung propeller, mabilis yung andar ng barko. So gamit yung steering wheel, pwede mong makontrol kung saan pupunta yung barko. Pero wala kang authority dahil si kapitan ang may authority doon kung saan pwede pumunta yung barko. So for example, nagkaroon naman ng main engine failure, hindi gumagana yung makina ng barko. Tirik yung makina. Hindi iikot yung propeller, pero umaagos pa rin yung tubig. Pwedeng anudin yung barko at
During emergency, may tinatawag na emergency steering. Pwede mong kontrolin manually yung steering gear at makokontrol mo na yung rudder. So, another topic na naman yon sa susunod na mga vlog natin. So, paano mga kaliyaki? Thank you very much for watching. Hanggang sa muli, paalam.